Narito mga claims na ating patutunayan ngayong araw. Pag inom ng kape araw-araw, masama raw sa kalusugan. Tara, let's prove it! Pagkain ng prutas kapag busog, masama nga ba? Tara, patunayan natin! Sobrang pagkain ng bawang, masama sa kalusugan? Totoo nga ba? Madilaw ng ipin, healthy nga ba? Sa true ba? Regla, nakakagaling nga ba ng acne o pimple? Totoo ba yan? Patutunayan natin yan mamaya sa LPI. Let's prove it! Mahabang tainga, simbolo nga ba ng longer life? Alamin natin ang totoo! Pagpapawis sa likod, nakakadulot nga ba ng pneumonia? Totoo ba talaga? Pakikinig ng musika, malaking tulong nga ba sa mental health? Alamin! Alamin ang totoo! Alamin ang tama! Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod, isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at i-follow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis Antenor Jr. live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam, kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin yan. Dito sa LPI, Let's Prove It. Palalabasin natin ang totoo, patutunayan natin kung true or false nga ba ang iba't ibang mga konsepto na yan, mga theories at ideya na kalat dito sa Pilipinas. Ako po si Dennis Antenor Jr. Sa loob ng kalahating oras, samahan ko kayo o sasamahan nyo ako o sasamahan ko kayo, ihiwalay ang fact or from fiction sa mundo ng health and science. Coffee is life ka ba? Yung tipong 3 hanggang 5 tasa ng kape, kaya mong ubusin sa isang araw. Hala, alam mo bang masama raw yan sa katawan? Yung pang-inom ng kape na yan, araw-araw. Halina't alamin natin. Tara, let's prove it! Kasama na ba sa budget mo ang araw-araw na pagbili ng kape? Mapa 3-in-1 o brewed pa yan? Alam mo bang may pag-aaral na nagsasabing masama ito sa katawan? O bago kayo mag-react dyan, panoorin mo muna ang video. Tara, let's prove it! Ang caffeine ay mas kilala bilang world's most popular stimulant sapagkat may kakayahan itong pataasin ang alertness o energy level ng isang tao. Habang ipinaliwanag naman sa eatingwell.com ng pag-inom ng 3 to 5 glasses ng kape ay sobrang na dahilan kaya nagkakaroon ng tolerance ang isang tao. Meaning to say, hindi na mabisa ang kanyang pampagising o energy booster ang isang tasang kape. Kaya naman umiinom ito ng higit pa sa 2 na tasa ng kape. Dagdag pa sa healthline.com na posibleng magkaroon ng caffeine crush ang isang tao. Ito yung pagsusuka, pagkabalisa, palpitation o yung madalas sa pagsakit ng ulo. Kaya naman ang payo ng mga eksperto, uminom ng kape o mga beverages na may sangkap na caffeine under moderation upang hindi ma-out of balance ang concentration. Muling paalala, ang pag-inom ng kape ay kinakailangan ng moderation upang maiwasan ang palpitation at iba pang pagkasakit. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong kumain ng prutas pagkatapos kumain? Yung tipong gusto mo mga magtanggal ng umay. Pero alam mo bang bawal ang pagkain ng prutas kapag busog? Ha, tara, patunayan natin yan. Kumakain ka ba ng prutas pagkabusog? Alam mo bang bawal ito? Tara, let's prove it! Ayon sa paliwanag ni Dr. Atoy Arboleda, ang enzyme ay dapat kinakain bago ang meal. Dagdag pa sa timesofindia.com na ang asukal sa prutas ay naglalaman ng fermented na carbs at protein, dahilan upang ma-delay ang digestion process at nakakapagpataas ito ng pressure sa tiyan kaya nagkakaroon ng stomach pain at discomfort ang isang tao. Bukod dito, ayon sa liverstrong.com, na ang pagkain ng busog ay nakakapagpa-trigger ng acid reflux and can lead to weight gain. Kaya naman, upang maiwasan ang anumang sakit sa katawan, mainam na iwasan na lamang ang pagkain ng prutas pagkabusog. Ayan ha, napanood mo na. Ang pagkain ng prutas pagbusog ay masama sapagkat posibleng magdulot ito ng acid reflux at makaramdam ka ng iba't ibang karamdaman sa sakit.
Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Mahilig ka bang kumain ng pagkaing may sangkap na bawang, mapa-adobo, mani, o kahit ano pa yan? Pero alam mo bang ang sobrang pagkain ng bawang masama sa kalusugan? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Kilala ang bawang bilang maraming health benefits, lalo na kung ito ay kakainin ng hilaw. Ngunit, masama nga ba kapag ikaw ay napasobra sa pagkain ng bawang? Tara, let's prove it! Ayon sa isang article ng isang pharmacist na si Megan Nunn, na medically reviewed ni Elizabeth Barnes, isang registered dietitian sa verywellhealth.com, ang bawang raw ay nagtataglay ng isang active compound na tinatawag na allicin, na isang antibiotic. Ginagamit ito bilang pamatay o panlaban sa mga bakterya na nagdudulot ng sakit o infection sa katawan ng tao. Kaya naman, tinuturing na nakakatulong sa pagpigil ng mga sakit at infections na dulot ng bakterya ang bawang. Nakakatulong rin daw ito sa pag-prevent ng pagkakaroon ng cancer, pagkontrol ng blood pressure, blood sugar at cholesterol. Ngunit sa kabila ng mga mabubuting dulot ng bawang, may masamang epekto pala bukod sa pagkakaroon ng mabahong hininga kapag nasobrahan sa pagkain ito. Ang ilan sa mga ito ay pagkakaroon ng acid reflux o upset stomach, lalo na kung maraming makain kapag wala pang laman ng tiyan. Pinatataas nito ang risk ng kahit na anong pagdurugo sa katawan, pagkakaroon ng problema sa pag-digest. Ang lahat talaga ng sobra ay may masamang dulot, kaya naman palaging maghinay-hinay kung ikaw naman ay interesado sa pag-take ng mga supplements na nagtataglay ng allicin. Maaari kang magpakonsulta sa mga doktor kung ano nga ba ang maganda at pwedeng supplements na kailangan ng iyong katawan. Ayan ha! Nakakabaho po ito ng breath at nagpapataas ito ng inflation risk. Plus, posible ding matrigger nito ang iyong acid reflux. Tandaan, mas mainam ang moderate eating dahil ang sobra ay bad for your health. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Nagtututbrush ka daw pero madilaw pa din ang ngipin mo. O kaya, naniniwala ka bang ang madilaw ng ngipin ay healthy daw? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Nakantsawan ka na bang hindi pala toothbrush dahil sa madilaw mong ngipin? Nag-aalala ka rin ba dahil kahit anong toothbrush, mumog at ritual na ang ginawa mo pero yellowish teeth ka pa rin? Sabi sa DentaK.com, senyales daw na meron kang dental problems kapag ang iyong ngipin ay naninilaw. Ibig sabihin daw nito, mahina o marupok ang enamel ng iyong ngipin na pwedeng magresulta sa tooth decay. Pero may ilang pag-aaral din na nagsasabing hindi porket madilaw ay unhealthy na. Totoo kaya ito? Tara, let's prove it! Ayon sa sciencefocus.com, ang matibay at healthy na mga ngipin ay hindi kinakailangan maging maputi. Ang mismong enamel daw kasi ng ngipin ay bluish white, samantalang translucent yellow ang dentine na siyang nasa ilalim nito. Pero huwag magpasawalang bahala, bantayan rin ang iyong lifestyle dahil lahat ng sobra ay hindi maganda. Mas mabilis ang discoloration o paninilaw ng ngipin kung ikaw ay madalas magkape, tsaa, wine at dark colored sodas, pagkain ng matatamis at higit sa lahat, paninigarilyo. So, no need to worry kung madilaw ang ngipin. Siguruduhin lang na regular ang pagtutoothbrush at bawasan ang mga inumin at pagkain nagpapabilis ng pagdilaw ng ating teeth. Alright, ayan ha. Malinaw na ha, na hindi talaga kinakailangan ng maputi ang ngipin. Kaya, no need to worry at huwag magpapabudol sa mga whitening toothpaste. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Parte ng pagkababae ang menstruation, pero totoo nga bang nakakawala ng pimple ang pagpahid ng regla sa mukha? Ayan, ako, pasintabi ho sa mga kumakain. Patunayan muna natin yan sa Let's Prove It! Marami ka bang acne at buisit na buisit dahil sa walang tigil ang pagdami nito? Aba, matunog daw na mabisang gamot dyan ay regla. Ayon sa pag-aaral na nabanggit sa website ng Cosmopolitan, ang menstrual blood ay may taglay na stem cells at nutrients gaya ng zinc, copper at magnesium na siya ring makikita sa mga beauty products.
Ipinatunayan rin ito ni Corin Miller, isang health reporter sa Washington DC. Ayon kay Miller, ang kanyang healthy glowing skin ay dahil sa pagpahid niya ng menstrual blood. Totoo nga kaya ang sustansyang taglay ng regla? Alamin natin yan sa Let's Prove It! Sabi sa healthnews.com, ang menstrual blood o regla ay may toxic chemicals, bacteria, pawis at dead skin cells na posibleng magpalala ng acne o makasira ng iyong muka. Ang pagpapahid ng regla sa muka ay posible ring makapagdulot ng inflammatory at viral infection. Mas mabuting kumain ka na lang ng healthy, matulog ng kumpleto at mag-ehersisyo. Ayan ha, nalaman natin na posible kang magkaroon ng viral infection kapag nagpahit ka ng regla sa muka. Kaya iwas-iwasan mo yan ha, o kaya mo nang gawin, sapagkat isa lamang itong myth. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Madalas napapatitig ka ba sa tainga ng taong kausap mo? At nanonotice mo ba na mahaba ang mga ito? Dahil may kasabihan na kapag mahaba daw yung tenga, mahaba rin daw ang buhay ng isang tao. Tara, let's prove it! Pinaniniwalaan sa ancient China, kapag mahaba ang iyong tenga, ibig sabihin ay mahaba rin ang iyong buhay. Ang kasabihang ito ay pinagpapasapasahan na at pinaniwalaan naman ng iba't ibang henerasyon. Ayon pa kay Margaret McCartney, isang general practitioner sa Glasgow, Scotland, nagkaroon umano siya ng pasyenteng may mahabang tenga na mahaba rin ang buhay. Ano ba ang basehan nito? May siyensya kaya sa likod ng kasabihang ito? Tara, let's prove it! Ayon sa PubMed.gov, hindi konektado sa pagkakaroon ng mahabang buhay kapag mahaba ang iyong tenga. Ang mahabang earlobe o tenga ay dahil sa aging o kaya naman, namana. Sinabi rin ni Philip Grammaticos, isang medical educator, na hindi rin naman konektado ang kalusugan sa pagiging mahaba ng tenga. Nakabase pa rin sa physical at mental health ng isang tao ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Bukod dyan, normal rin daw na humahaba ang tenga ng tao habang tumatanda. Ayan, ayon sa science, ang tenga at longer life ay hindi konektado sa isa't isa. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Madalas ka bang matuyuan ng pawis sa likod? At naniniwala ka bang magkakanyumonya ka kapag natuyuan ng pawis? Tako, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Kapag natuyuan ng pawis sa likod, magkakaroon ka daw ng pneumonia? Tara, let's prove it! Isa ka ba sa mga batang nilagyan ni Mami ng Good Morning Towel sa likod para hindi matuyan ang pawis? Namimiss mo ba ang pagka-overprotective ng iyong Mami para huwag ka lang magkasakit? Kaya maaari ba talagang magkaroon ka ng pneumonia kapag natuyuan ka ng pawis? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Romina Gerolaga, isang pediatrician at pulmonologist mula sa Makati Medical Center, walang katotohanan na maaaring magkasakit ang bata kapag natuyuan ng pawis dahil wala namang kinalaman ang pawis sa ating baga. Kapag sobrang pinawisan ang bata at nagkasakit, maaaring dahil ito sa sobrang pagod kaya humina ang kanyang resistensya. Dagdag pa ng doktora na ang problema o impeksyon sa baga ay karaniwang dahil sa na-inhale ng tao. Dahil kung ano man ang ating ma-inhale mula sa bibig o ilong, dumediretso ito sa ating respiratory tract. Tandaan na ang pulmonya ay dahil sa mga mikrobyong napapasa ng tao na may ubo o sipon. Kalimitan, normal na ubo't sipon lang ito sa mga matatanda, ngunit pwedeng maging pulmonya para sa mga bata dahil hindi pa gaano kalakas ang kanilang immune system. Ito ang ilan sa mga hakbang para makaiwas sa pulmonya. Number 1, tamang paghuhugas ng kamay. Pangalawa, panatilihing hydrated ang katawan. Pangatlo, magsuot ng face mask o umiwas sa matataong lugar. At pang-apat, ang pinaka-importante, magpaturok ng pneumonia vaccine. O ayan ha, walang kinalaman ng pawis sa likod sa ating baga. At ito ay base sa ini-inhale ng tao. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. Madalas ka bang bumibiyahe? Naka-earphones ka ba? O kaya kahit nasa bahay ka, naka-on ang speaker mo? Alam mo bang
nakakatulong ang pakikinig ng musika sa iyong mental health? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Madalas kapag nagkukommute tayo, nakasalpak sa ating mga tainga ang earphones. Pero totoo nga bang may malaking tulong ang music sa mental health natin? Tara, let's prove it! Ayon sa AARP.com na ang musika ay nakakatulong sa brain chemicals gaya ng dopamine na dahilan para makaramdam ang tao ng saya at oxytocin o mas kilala bilang love hormone. At nakakabawas din ito ng stress hormone na cortisol. Dagdag pa sa Healthline.com na ang musika ay nakakapag-boost ng memory, nakaka-build ng task endurance, nakakapag-lighten ng mood, nakakabawas ng depression, at nakakatulong bigyan ka ng more energy para sa workout. So it's true! Makinig ng inyong mga paboritong musika sa Home Radio 97.9 because music helps reduce anxiety, blood pressure, and pain. Nakakatulong din ang music para magkaroon ng mahimbing na tulog. Nagpapaganda ng mood, mental alertness, at memory. Oh, ayan ha! Ngayon alam nyo na na ang musika ay mahalaga sa ating mental health. Kaya naman, stay tuned sa Home Radio 97.9 upang pakinggan ang mga magagandang musika. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Antenor Jr. At ngayon, lumabas na ang totoo na patunayan na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at mga eksperto. Sa susunod na linggo, samahan niyo ako ulit para sa isang panibagong araw ng pagkukonfirm o debunk sa mga nakasanayan nating konsepto at ideya nating mga Pilipino tungkol sa wellness and health. Muli, ako si Dennis Antenor Jr. na nagsasabing huwag maniwala agad sa mga claim na yan. Dapat patunayan natin yan dito lamang sa LPI. Let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at i-follow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!